Good day, sir. Ang didiscuss ko po ngayon is about sa doubly linked list. So, ang pinakauna ko pong ginawa is nag-declare po muna ako ng class na node. Para po, dun ko po ilalagay yung int data. Tapos, ma-identify din po natin yung node next at saka yung node previous. Kasi, yung doubly linked list po is meron siyang dalawang node, which is yung next niya at saka yung previous niya. So, nagka mong ginawa is gumawa ako ng panibagong class which is yung linked list para po doon na po tatakbo lahat ng process natin. So, nagka mong ginawa is nag-declare ako ng head para po ma-identify natin kung ano yung head naman nung link, nung linked list natin. So, nito pong ginawa is nag-declare ako ng main menu kasi gusto ko, kasi para po dito na po naka-display yung kung ano yung mga pwedeng gawin ni user gaya po ng insert at delete, print, tsaka print backwards. So, pag pinili po nila yung insert, mapupunta sila sa case 1. Pag pinili nila yung insert at mapupunta sila sa case 2. Pag pinili nila yung delete, mapupunta sila sa case 3. Pag pinili nila yung print, mapupunta sila sa case 4. Pag pinili naman nila yung print backwards, mapupunta sila sa case 5. Tapos, ang sunod yung ginawa is nag-declare na po ako ng, gumawa na po ako ng method na may pangalang insert. Yung insert po is, yung process niya po is, si user is mag-i-input siya ng data. Kung yung tapos yung data na po na yun, is ilalagay niya sa pinakadulo ng link nung link list. So bali, mangyayari po is nag-declare ako ng bagong node na may pangalang node. Tapos yung node na yun is doon ko po nilagay yung data niya, which is itong data na to. Tapos yung next po is dineclare ko as null kasi hindi pa naman natin alam kung ano yung sunod niyang value. Tapos yung last known node po is yung head. Na. Ito pong if statement na to, is dito po nakalagay yung if head is equals to null. Ibig sabihin po nun, wala pong laman yung head. Ibig sabihin, dun po natin i-insert yung data na gusto nang ipasok ni user. Pero kapag hindi naman po siya, kapag may laman naman po yung head, is dito naman po siya magpo-proceed. Kapag daw po si last.next is hindi daw po null, magpo-proceed po siya na magpo-proceed hanggang po yung hanggang sa po yung next niya is null na, ibig sabihin po nakaabot na tayo sa pinakadulo. Yung last.next is magiging equal sa node, tapos yung node.previous is magiging last kasi po magtuturuan sila. Kailangan nila magturuan yung previous node at saka yung bagong node na in-insert. Tapos magdi-display po ng node inserted. Sunod naman pong method na ginawa ko is yung insert at na may meron po siyang dinignan na value na number tsaka na data. Parang may parameters po siya. Ganun po ulit kumuha ko ng panibagong node na may pangalang node. Tapos yung data is nilagay ko po dun sa node na yun. Tapos yung previous node is sinat ko po siya sa head. Para po malaman, yung previous node is sinat ko po siya sa head. Tapos daw, kapag yung previous node daw is equals to null, ibig sabihin, walang laman yung head. Ibig sabihin, wala pong laman yung list. Kasi walang laman yung head. Kasi yung head yung pinakaunang ano. So, ibig sabihin, ipiprint niya is list is empty. Tapos, i-return niya yung value. Tapos, i-return niya. Tapos, pagtapos po nun, is itong while na po na to. Yung while na po na to is, hanggat daw po yung number is hindi nag-i-equal sa previous node dot data, hahanapin niya po yung node na kung saan equals po yung number tsaka yung data ni previous node. Tapos pag nahanap na po niya is yung node.next is magiging si previous node, tapos si previous node is magiging si node, tapos yung node.previous magiging si previous.node. Bali, ang nangyari po is magtuturoan lang po yung previous node, yung present node, at saka yung node na in-insert, tsaka yung next node. Yung mga node po nila is magtuturoan, bali si previous node, yung
yung right node niya po ituturo ng ni left node ng ininsert mo. Tapos yung right node ng ininsert mo is ituturo ng left node ni next node. Tapos ibiprint niya po is node inserted. Sunod naman pang method is cdelete. Tapos may parameter po siya ng int number. Tapos yung ito pong if statement to is kapag daw si head is equals to null, gaya po ng mga previous na method, pag po si head ay null, sabihin po wala pong laman yung linked list. Tapos yung node.delete is magiging equal po kay head. Pero kapag ito pong while loop na to is siya po yung maghahanap ng number na gusto mong i-delete. Sabi, kapag daw si number, hanggat daw si number is hindi pa nag-i-equal kay delete.data, which is yun yung data na hinahanap natin. Hindi hahanapin niya po siya, mag-next lang po yung node. No? Pero daw po, if daw yung next daw po na node is null na, ibig sabihin, wala po yung data na yung node. Hindi pa nag-exist yung node na yun. So, ang i-display niya po is node does not exist. Ngayon po, pag nahanap na po niya, ito pang if statement na to is kapag daw si yung head is equals to del, yung node daw ni head is nag-equal sa node ni del. Ibig sabihin is mabubura yung node ni head. Pero naman daw po kapag yung del.next is not equal to null, ibig sabihin daw po kapag hindi daw po equal sa null yung delete.next, ibig sabihin meron daw po siyang kasunod. Yung magpa, ano magtuto puburahin niya po yung ay mag-iiba na po sila ng ituturo, no? So yung delete po is yung delete, since yung delete yung previous daw po ni delete is ay yung next daw po ni delete is ituturo niya ay yung previous daw po ng next ni delete is ituturo niya po yung previous ng ni delete. Tapos ito naman po, if daw kapag daw hindi naman daw null yung previous ni delete, ituturo na ganun din po, tuturo niya yung previous ni ituturo niya yung next ni previous doon sa next ni current node. Tapos i-display niya po si node deleted. Sunod naman pong second to the last po ng method is print. Ganyan po ulit, nag-declare po ako ng node na may pangalang node. Tapos yung if statement po na to is kapag daw po si head is null, ibig sabihin wala pong laman yung list. So i-display niyo po ito. Pero naman po kapag may laman po siya, ipiprint niya po yung maglo-loop po siya hanggang sa yung node po is wala ng laman. Ibig sabihin po nakaabot sa tayo sa dulo. Ipiprint niya yung data. Ito naman po yung last node, yung last method po is print backwards yung method po. Last method. Ganun po rin na-declare po ako ng node na may pangalang node. Tapos in-equal po siya sa head. Tapos ito po is, itong if na to, statement na to is, ganun po ulit, isi-check niya muna kung empty yung list, linked list. Kapag empty, i-display niya. Kapag hindi, magpo-proceed siya dito. Itong while loop na po to is, ito po yung magdadala po dun sa node, dun sa pinakadulo ng linked list. Sabi daw hanggat daw hindi pa nakakaabot sa hanggat daw hindi pa null yung node.next, magne-next lang po siya magne-next hanggang sa sabihin po noon magne-next lang po siya magne-next hanggang sa makaabot siya sa dulo. Tapos pag nakaabot na po siya sa dulo, piprint niya po yung node isa-isa. Tapos yung node po is equals niya, babalik po yung node isa-isa hanggang sa ma-print na niya lahat. Yun lang po yung lahat, yung doubly linked list. Salamat po.